Hi mga kabrid! Alam nyo, nag-video game ako mga kabrid. Grabe yung banat sa video game mga kabrid. Nagpalakpakan ang mga kapitbahay ko. Palakpakan sila pre. Dinig na dinig yung palakpakan nila. Nagpalakpakan sila mga kabrid. Nung tinigil ko na yung video game. Good morning! Good morning mga kabrid! Panibagong araw, panibagong vlog. Ito, ang vlog natin ngayon is yung talagang daily natin ginagawa. Pagkagising po mga kabrid, ginagawa po natin yung ganito mga kabrid. Tinatanggal natin ang trapal ng ating mga kulungan. Kasi may parang kulambo din nila yan ba? O kaya ano ba sa alamig? Kung ulanin man tayo ng ating gabi, safety pa rin yung ating mga manok. Nice. Iniingatan natin niya kasi buhangin yung ano niyan sa pababa. Okay lang sana pero mas okay na talaga ang 100% na safety sila. Para sa iyo ba? So as our daily routine mga kabrid, magpapatuka tayo ngayong umaga ng ating mga manok. Ipapakita po natin sa kanila ang daily nating ginagawa. Ayan po, ang una kong gagawin diyan is papakawalan ko tong mga animal na to. Yung mga aso natin na dinidisiplinary natin. Sinasanay natin yung mga aso natin sa kulungan kasi pag laging nakawala, lahat ng bagay na maayos sisirain po. Yung mga chinilas, ngangat-ngatin, lahat. Kaya dinidisiplina po. So, back to our kulungan po. Dalawang baldi po ang ating ginagamit na patuka dyan. Yung sa ina na sa mga nanay natin is Integra 3 po. Tinigil na po natin yung patuka ng Integra 4. Integra 3 na po tayo mga kabrid. Ano ba yan, umaga na bubulol tayo. So yung isa naman po mga kabrid is Integra 2 yung crack. Kahit ano na to sa kanila, medyo kailangan ng ano. Ang ginagawa ko talaga pagka umaga, Integra to po, para yung panunaw nila sa umaga mahina kasi. What? Yung dinalagay ko Integra to sa kanila po. Tapos sa mga chicks natin ba, sa mga pasisiw, mamayang gabi naman po tayo nag-a-adjust ng stag developer. Okay. Na patuka. So ang patuka ko dyan sa mga sisiw ko is tatlong bisis. Yung una, yung umaga, ayan, kunti lang din. Pangalawa, same amount, kunti lang din. Sa pagkagabi ako, nagpapakain ng medyo okay. Medyo okay siya. So, nagpapakain ako sa mga pasisiw natin ng hapon, which is 4:30. Yung kasagsagan na ba ng gutom nila. So, pagkatapos ko mga ano yan, minimintin ko lang ang tubig na lagi silang may masisip-sip pag kailangan nila ng tubig. So hindi natin dinadamihan masyado ang tubig gaya ng sa patuka natin, lalo na sa mga broodhens. Hindi sila yung tipong bundat orbitin, yung sakto lang. Kung nagugutom man sila, di ayaan lang natin sila kasi meron tayong routine na oras na sinusunod yan. So ang sitwasyon ng ating mga pasisi ngayon is matitikas. Magaganda naman po ang ating sitwasyon ngayon. Hindi totoo yan. So bali, ang target ko talaga po ngayon is i-vlog itong ating daily routine. Tapos ituloy natin yung paggawa ng ating kulungan. Ando na tayo sa part na maglalagay na tayo ng division. Division ng mga hindi natin alam kung ano division ba. Wala man tayong tabla o kaya ano, kung ano na lang ang naisip natin. Wait a minute! So idea natin na tayo din ang sasapay dyan. Kung sablay, ako lang din ang sasablay.
Kung okay, o di may idea kayo. O may ano ako, success ba? Nakakatuwa. Alright! Come on! So, ayan ang painom natin. Bitmin Pro. 4 na galon, 1 sachet. Ayan. Kunti lang ang painom. Kunti lang ang painom. Pagkatapos natin dito, mga ka-brand, is kailangan natin maayos to. Yung inaapakan ko na yan is papatagin ko yan. Pag naayos ko na itong ating kulungan, papatagin natin yan kasi yan ang magiging space natin para sa mga manok natin pag nagkaroon tayo ng meat. Which is, yan ang isusunod nating target, mga ka-brand. Yung meat pagkatapos itong kulungan. So, bali, tis-tis lang, tsaga-tsaga lang. Ganun talaga ang buhay. Hindi lahat nadadaan sa madalian. So, talagang tanggapin natin ang hirap kasi solo lang tayo. Mag-isa lang tayo kung gumagawa ng mga bagay na ito. Napakahirap. Napaka-challenge. Pero dahil hindi ko nga po alam kung bakit nag-aano tayo dito. Ano lang talaga, siguro passion na natin na mag-alaga. Hindi tayo marunong sa sabong. Hindi rin natin ugali magsabong. Ito lang talaga, mag-alaga, passion natin. I-try natin to, mga ka-brid. Kasi okay naman para sa akin. Mahirap talaga siya pero masaya. Nakakatuwa na namamonitor mo yung manok mo na lumalaki ba? Nabibigay mo sa kanila ang gusto nila. Which is ginagawa mo naman. Which is make a palit. Lahat ng gagawin natin, mga ka-brid, sa mga alaga nating hayo, may kapalit yan. Kapal na mukha mo. Kahit hindi mo man hingiin, may kapalit yan. Ganun ang nature ng mundo, mga ka-brid, ng buhay. Lahat ng gagawin mo, may kapalit. Kahit nga makipag-usap ka, lahat ng sasabihin mo, may something na kailangan ka o may something na kailangan mo. May hindi mo man hingiin, isipin, mayroon yan. Hindi, wow. Lahat ng ibabato mo sa nature, ibabalik sa iyo ng nature. Okay. Parang law of karma ba? Kung ano ang inano mo sa ano, yun ang ibabalik sa'yo. What? Depende sa inano mo sa nature ba. So, ganun din ang ano natin. Mag-expect tayo, syempre. Syempre, mag-expect na tayo ng the best para sa atin. Ngayon naman, nakadepende na lang po yan kung anong ibibigay sa atin ng manok. Oh, hindi natin ma-predict talaga yung 100% na ibabalik sa atin. At least mag-expect tayo. Kapal na mukha. So pag nag-expect tayo, parang obligado na tayo magbigay sa kanila ng kung anong kailangan nila. Pag-aalaga, may kasamang kung sa ano, pagmamahal ba, pag-aalala, kailangan meron tayo niyan. Tsaka kung hindi mo passion, mga ka-breed, ang pag-breed, huwag mo lang ituloy. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Mapapanot ka lang. Paano masabi? Sabihin mo sa'yo, kailangan talaga masaya ka sa ginagawa mo. Mangungunsumi ka. Ito, mangungunsumi ka. Lahat ng mangyayari sa'yo. Kasi mahirap nga talaga eh. Pero dahil passion mo, okay, kaya. At the end of the day, maano ka na, parang mapapa, ano ka, kung pag gumagawa ka nito, nahirapan ka, mapapakamot ka ng ulo. Ay, ito namang pagkatapos nito eh, parang, ayos, sarap. Sarap nang nakikita mo. Gaya niya ng mga ano na yan, no? 45 days na yan. Inilawan ang inilawan mo. Ginigisingan mo ng madaling araw. Chine-check mo lagi. O, tinan mo yan, no? O, ang lalaki na. O, di ba? Ano ang shen yun? Natamimi kayo. Gusto yan ang balik. Pwede mong kain. Kung wala kang pwede mong kainin sila. Ano pa lang yan, nature na nila yan na talagang ganito ang buhay, buhay nila. Puro ano sila, puro ganyan. So, bali, pag may bisita, pag mayroong birthday, pag ano, pili natin yung isa lang yung mga puti na. Napakalalaki na kasi. Napakalalaki na, mga ka-brain. Ang problema ko dyan sa, naubos na sa pamamigay ko. Yan, 11 yan, o 4 na lang. Kasi nga ang hirap. At isang piraso nga lang yan eh. Butas-butas na yung, kung sa butas ba na bulsa, yung bulsa natin para nga lambat.
Sa sobrang dami ng butas sa mga ano na yan. Hindi man, ano, matiis ba? Kaya nga, pakain natin ng loot, ng kanin. Hindi man uubra ang kanin. Eh, may salang pa rin tayo ng ano nila, pampalubo, pang ano, yung pins ba? So, ganun lang naman mga kabreed. Ah, Jesus, parang kakulit naman ang aso na to. Gustong pumasok na naman sa bahay, ayun, di nilat-nyat mo, natumbahan ka, nabingat-nyat yung huso mo dyan sa... Kasi pag nakapasok po yung aso na yan dyan sa loob, lahat ng ano dyan, halaman, mga patuka, mga ano, mga gamot, kalat-kalatin talaga ng mga aso na yan. Kaya ayan, nadali siya ng sarili niyang ano, kalungkutan ba? So, ayan, patuka tayo sa mga aupa, patuka tayo sa ating mga broodcock, mga kabreed. Ganun ulit ang sistema. Makakuha lang sila. Ang ano ko lang dito, binabasa ko lang yung ano nila, pagkain. Binabasa ko lang ng tubig. Kunting ano lang, huwag nag-aapo ba? Kunting ano lang, control sila sa tubig. Ang saktong ano lang yung katawan. Ganun din ang mga broodcock natin. Sa ngayon, sa estado ng ating ating sa sitwasyon ba ng ating ano, maliit na backyard is nakamonitor tayo dyan sa mga inahin natin kung sino dyan ang maglilimlim, kung sino hindi, kasi anytime pag hindi nagdimlim yung isa, antimano kailangan i-resit yung iba, yung mga hindi nagdilimlim. Pagkapaligo natin, isasabay natin yung mga broodcock natin, sabay-sabay natin lalagyan ng bilamil. Pagkatapos ng bilamil, bibila din. Bilad yan, paligo, bilad, pagkahapon, bilamil. Pagkahapon, bilamil po. O pagkaumaga, bilamil. Alas 7 ng umaga, ibibilamil natin po. Tapos another day naman, vitamins natin, multivitamins. So, sabay-sabay na. Ang nga gagawin ko nito is, yung mga broodcock natin is, ayusin natin ulit yung tahid. Kasi sobrang haba na po. Mahigit isang taon na sila. Isang taon natin silang kasama. Sana man huwag naman sa atin subukin ba. Huwag naman dumating ang ano na subukin tayo. So, ito na. Tapos na tayo lahat. Nakamonitor na po tayo sa ating mga manok. Kung nakakain na ba sila ng maayos. Dito na tayo sa kulungan. So, ang height ng kulungan sa division, nagsukat-sukat na ako. Ayan, pinuputol-putol ko na sila para isahang biyak na lang, isahang hagos na lang, isahang yas-yas, sabay-sabay kabit. Pero ang ano muna sa akin, isang division mula sa third floor, second floor pababa, isang lagay. Pagkatapos nun, ano ulit, sukat ulit, isang ano lang, isang pataas ba? Hindi ko talaga kaya ng sabay-sabay niyan. So kung ano lang available na material is gaya ng pako, alambre, yan lang ang kailangan natin problema sa ngayon. So tsatsagaan talaga mga kabrip. Ang pinaka-importante, hindi ka nakadepende sa ibang tao. Yung ginagawa mo, hindi depende sa sinabi ng ibang tao. Since na-exploring tayo mga kabrip, ito, try and try lang. Pagkamali ka man, ikaw lang. Walang samang loob na mga ano sa'yo na galing sa sinabi ni ganito. Ikaw lang ang ano, problema. Kung may tumulong man sa'yo, salamat. May awa ang Diyos. Hindi natin malilimutan ang tumulong. Ibabalik na natin sa kanila ng dubli ang kanilang ginawa sa atin. Sa ngayon, wala pa. Pero nakalista yan. Nakalista yan mga kabrin sa yelo. O siya mga kabreda, hanggang dito na lang po ang ating munting update sa ating backyard. So maraming salamat sa manunood, sa inyo dyan. Mag-ingat tayo po palagi. Ingatan natin ang ating mga sarili, kalusugan, ang ating pamilya. Malayo man o malapit, isabay natin lagi sa panalangin. Maraming salamat and thank you.